Some people say 1 Corinthians 3, verse 2. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Hindi binibigyan ng karne ang mga wala pang pantunaw at gatas pa lang ang kayang makain o mainom. Hebrews 5:12-14. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Mga salita mula sa Biblia na nagbibigay ng halaga sa paglago, sa pag-mature ng isang tao physically, and of course this is a metaphor, isang talinghaga lamang na ang tunay na tinutukoy ay spiritual growth. Maraming mga tao, matagal ng mga mananampalataya, matagal ng nag-aaral ng Biblia, pero hindi pa nila kaya ang mga katuroang medyo mahirap, hindi pa nila kaya ang mga katuroan na medyo complex, kaya puro basic na lang yun at yun. God wants His people to mature and to grow spiritually. But for that to happen, what we need is an open heart, and what we need is to really be ready for growth. At yan ang nangyayari po sa isang tunay na mananampalataya habang siya'y nabubuhay sa lupang ito, hindi siya tumitigil lumago sa kanyang pananalig. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, how to grow spiritually. Papaano ba lalago sa espiritual na paraan? Tunay ama naming Diyos, salamat po sapagkat nais niyo kaming lumago, sapagkat nais niyo kaming makaabot sa inyong kaluwalhatian, maabot ang inyong kamay, and you like to fellowship with us and to share many, many things with us that only maturity on our part will be able to appreciate. So we ask you, Lord, teach us how we can further mature, teach us how we can grow even more, so we can know more of you, we can enjoy more of you, and you can also enjoy us as your creation. Lead us, teach us, Father. In the name of Jesus, we ask for a simple message, and may you be the message giver. Thank you. In the name of our teacher, our friend, our healer, the Lord Jesus Christ. Amen. How can we grow spiritually? Marami na tayong alam dyan. Dagdagan lang natin ang konting mga perspective at nang sa ganon, lalo na makilala natin ang Diyos. Tulad ng marami mga anak na lubos nyo lang nakilala ang inyong magulang at nadagdagan ang inyong appreciation. Nung naging magulang na rin kayo dahil nag-mature kayo, marami po na dapat malaman at ma-appreciate tungkol sa Diyos na hindi natin naaabot kung hindi tayo nagmamature. Kaya kailangan ng spiritual maturity. How to grow spiritually? First and foremost, we've got to understand and master the basics. Kailangan lubos nating nauunawa, alam ang pasikot-sikot ng mga fundamental na mga katuruan ng mga pasimulang bagay. Kung sa pag-aaral ng musika ay nagsisimula ka sa do, re, mi, kung western music yan, at sa pagbabasa ay ABC, dapat din naman sa Bible, alam mo yung mga basic na katuruan. At sa mga nagkakamali, ano ang sabi ng Panginoon sa Mark 12:24? Jesus replied, "Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God?" Maraming nagkakamali sapagkat hindi nila alam ang scriptures, ang salita ng Diyos. At siyempre, pag sinabi ng Panginoong Jesus na scriptures, ang tinutukoy niya ay yung tinatawag nating Old Testament. Dahil nung nagsasalita ang Panginoon, siya naglalakad, nagtuturo, hindi pa naman nasusulat at hindi pa nakocompile yung tinatawag nating New Testament. So whenever Jesus makes a reference to scripture, He means Old Testament. That's why it is very important. He says, you are in error because you don't understand the scriptures. Kailangan alam natin yan, hindi yan napalitan ng New Testament. Doon tumubo yung mga maraming katuruan ng New Testament at dapat ay sinusukat natin yung New Testament sa kaalaman natin doon sa Old, sapagkat doon nakasalalay at doon nakapatong yon, at hindi mo mauunawaan ng anumang bagay doon kung hindi yon nakasalalay, kung hindi ang pundasyon ay yung mismong Old Testament. It's important to know the basics of the law, the prophets, and the wisdom literature, poetry, and all that. How else do we grow spiritually? Pursue higher and deeper learning. Di ba't ang puno man, pagka siya ay lumalaki, tumataas ang sanga, pero lumalalim ang ugat.
Hindi pwedeng taas ka lang ng taas ng sangat, hindi lalalim ang iyong ugat. Sa konting hangin, tumba ka. Hindi maaari siguro ganong kalalim ang ugat o nalampasan na ng lakas ng hangin yung lalim ng ugat niya. Pero yung mga tunay na malalalim at matitibay ang kapit, yun ay nakatayo pa rin. Yan ang mga nakikita niyong survivor. Kaya mahalaga sa ating buhay na espiritual, lumalalim at tumataas ang pagkaunawa. Lumalalim sa salita ng Diyos sa parang lupa na kinakapitan ng ating ugat at kinukuhanan ng mga katuroan at mga nutrients. At lumalaki naman ang application, ang mga naaabot ng application sa pamamagitan ng ating mga dahon. Mahalaga yan. So pursue higher and deeper learning. And in Hebrews 6:1-2, napakalinaw ng sabi dyan, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. In fact, kung bubuin nyo yung mga kasunod na mga verses nito, sinasabi, let us leave the elementary teachings about baptisms, about the laying on of hands, about being raised from the dead, and about future judgment. Yan ay mga basic things. Dapat lumalampas ka dyan at may iba pa't napakarami pang ibang dapat pag-aralan sa buhay. But how do you leave the elementary teachings? That means leaving your comfort zone. Paano ka tataas kung ikaw ay afraid of heights? Paano ka susuot sa lupa kung ikaw may claustrophobia? Paano iiwan ang mga dati na't nasa ulot na kabisa at komportable na tayong mga turo kung ayaw natin na mahirapan ang ating isip, ang ating loob? Because whenever you leave something, you leave a comfort zone. Sanay ka na ron, ayaw mo nang iwan yon. Kaya maraming mga tao na nasanay sa ganitong turo, ayaw nang maiba yon, ayaw nang ma-challenge yon, ayaw nang madagdagan pa dahil sabi nila, ay, komportable na ako, ayoko nang magulo pa. Sapagkat sa bawat pagbabago ng isip, sa bawat paglago ng isip, ay dumadaan muna sa isang panandaliang kaguluhan. Kasi meron ka ng tahimik na tahimik ka ng pinaniniwala at niyayaka, pagkatapos lalaki ka mula doon, merong transition period. Aalis ka mula sa dati at lilipat ka doon sa bagong level, mahirap yun. Para rin na ikaw ay sanay ka na sa isang maliit na bahay, lilipat ka sa malaki, kung tamad ka, ayaw mo nang lumipat dahil buhatan na naman, balutan, hirap yan. Parang nasanay ka na sa ganitong recipe, may nagtuturo sa'yo ng iba, ayaw mo na akong guluhin, tama na ako dito. Ito yung mga isip na hindi lalago. At maging sa mga bagay pong espiritual at relihiyosong mga bagay, merong nalalaman mo dahil milk pa lang ang ipinakain sa'yo, pero darating ang panahon that you will have to eat meat and you will have to not really live what you learned but to appreciate another form and another manifestation of that truth. Naiiba yung level. That means leaving your knowledge, your understanding, your perception, and sometimes even if your beliefs for another level and degree of revelation that can come from the same God. So if your knowledge or understanding or perception or belief has been constant, it has been the same, walang nadagdag, walang naiba, sa mahabang panahon, isa lang pong ibig sabihin nun, mga kapatid, wala kayong growth. Parang meron kang sapatos para hindi ka na bumili ng iba, ayaw mo na lang lumaki ang iyong paa. Parang malaki ang iyong baywang, pinag-exercise ka para lumiit, ang pinoproblema mo, eh paano yung mga pantalong ko? Hindi magpapa-repair pa ako, hindi bibili pa akong bago. So ganito na lang. Laging merong kaunting hirap na kasama ng pagbabago. Pero ano sabi sa Biblia? We are being changed from glory to glory. So hindi tumitigil ang pagbabago. Kaya lagi tayo nag-a-adjust. Pag nakakarinig tayo ng mga bagong anggulo ng katuruan, hindi mo agad tinatanggihan. Sinasabi natin, ano kaya ang matututunan? Ipoproseso, ipapanalangin, hindi agad-agad ay tinatanggihan. Mahalaga that we are ready to change from glory to glory. Therefore, how to grow spiritually? Be open-minded. Kailangan bukas ang isip. Aba, may mga nagmamalaki pa. Aba, kami serado de candado. Nilunok ko ang susi at tumalon ako sa dagat at sumisid ako doon, di mo na makukuha pa. Hindi pinagmamalaki yung nakasarang isip. Sapagkat ang isip ay napakalaki ng mararating. Nakikita niyo po yung mga hindi naiisip ng mga previous generation? Pagsakay sa aeroplano, naisip ba na mga 50 years ago yung cellphone? Diba?
yung mga hanggang ngayon namamangha ako diyan sa fax. Bakit lumalabas dito sa papel dito yung nato sa kabila? Kamangha-mangha. Laser technology. Pero kung mga tao eh nakasara ang isip, ay ayaw na namin niyang mag-isip pa, ayaw na namin baguhin. Hindi tayo makakarating sa ganung uri ng kaalaman. At ganun din sa buhay espiritual. Marami pang anyo, marami pang hugis ang katotohanan tungkol sa Diyos na karamihan ay hindi natin nakikita sapagkat nasanay na tayo sa mga leksyong pambata na batang isip, batang mananampalataya. Marami pa. So do not box your mind in set hermeneutics and in set doctrine. Dapat ang ating doktrina, ang ating pananalig is as good as the latest revelation from God. Hindi nagbabago yung salita ng Diyos sa kaimprenta, pero ang pag-unawa dyan, ang paglalim na pag-unawa, patuloy ang nagbabago. Lugi, yung 50 taon na, 30, 20, 10 taong Kristiyano, yung pananalig niya noon at ngayon pareho pa rin. Ibig sabihin, walang nangyaring growth. Acts 17:23, yung mga tao sa Athens, ang reaksyon nila kay Paul nung may itinuro si Paul na kabago sa kanilang pandinig. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered. Pinagtawa na nila. But others said, "We want to hear you again on this subject." Hindi sanay ang mga Griyego sa ganitong mga katuruan. Bagamat napakarami na nilang alam sa kanilang kabihasnan. Kaya nung narinig nila si Paul, may mga nagtawa at hindi na bumalik, at may mga bumalik pa at nag-aral pa. Yun ang nakinabang sa katuruan. So do not readily close your mind. Do not readily reject a new sounding idea. Walang bagong ideya mula nung nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Meron lang new sounding. Bago lang dahil hindi pa natin nakasalamuha at nakita, pero hindi ibig sabihin bagong ideya yon. Hindi rin po natin dapat ipagtanggol sobra ang katotohanan na akala mo maipagtatanggol mo yon sa pamamagitan ng pagsasara ng iyong mata at ng iyong tainga at baka maiba pa. Sapagkat ang tunay na katotohanan na nagmumula sa Diyos ay lalong magniningning habang ito ay sinisikap takpan ng mga kasinungalingan. You must never protect the truth because the truth has a way of protecting itself because the truth is eternal. We should be ready to be challenged. At kung hindi natin maipagtanggol ang ating pananalig, ibig sabihin nun ay napakababaw ng ating pangunawa. Kaya huwag mo na akong turuan, ayoko ng malito pa, hindi yan progressive way to deal with spirituality. What is important, if you really like to grow, brothers and sisters, advertise your openness to potential teachers. Alam niyo po, maraming mga guro, sa aking kuro-kuro, na malayo na rin ang narating ng kanilang espiritu. Malayo na ang narating ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos. Subalit, nangangamba silang ituro ito sa mga tao dahil baka mapagkamalan silang naging kulto. Nangangamba sila na mapagkamalan at tumatalikod sa Diyos. So, hindi na lang nila itinuturo. Lalo pangat sila yung mga swelduhan na mga teacher. Lalo pangat sila ay mga preachers na umaasa sa tulong at bigay. Ang nangyayari tuloy, nawawalan sila ng tapang na magturo ng mga naaabot nilang mga kaalaman. So kung gusto ninyo na makinabang doon sa mga ipinakakaloob ng Diyos, sa mga tunay na malalayo ang mga nararating sa kanilang pagsasaliksik, you've got to advertise your openness. Kailangang ipahiwatig ninyo na handa kayong makinig, hindi kayo magre-react negatively at hindi kayo magagalit agad at hindi kayo magpaparatang at magbibigay ng sarisaring mga hatol sa Kanya para kayo maturuan. Dahil ang Panginoong mismo Jesus sinabi sa Matthew 7:6, "Do not throw your pearls to pigs." Bakit mo nga naman bibigyan ng perla sa mga baboy? Anong gagawin nila? Yayakyakin nila yan at kumakita nilang hindi nila pakikinabangan dahil nila makain, dahil pagkain lang naman ang interest nila. Alangan naman magpulsera sila. Alangan naman silang maghikaw. At kung nakita nilang hindi nila papakinabangan ng sikmura nila yan, babalikan ka at buong bangis ka nilang sasalakayin. Sabi niya, "Do not throw your pearls before swine because they will trample upon it, turn back, and attack you." At iyan po ang panganib na sinusoong ng mga marurunong pag nagtuturo sa mga mangmang. Sa kamangmangan ng mangmang, ang tingin niya sa hindi niya naiintindihan ay kabaliwan o kasamaan. At ang gagawin niya sa nagtuturo, mamasamain niya at kanyang lulusubin yung nagtuturo. So if you really want to be taught, put it across to possible and potential teachers that you have an open mind.
that you are not swine, that you will not trample upon the pearl being given you and then attack the teacher. So be willing to get out of boxes. Be willing to develop and to shift beliefs and paradigms. Kailangan handa tayo na kumambyo. Alang ka namang nagdadrive ka, pasok ka sa Primera, hindi ka na umalis doon hanggang makarating ka sa Tarlac. Kailangan magsisegunda ka, magtetersera ka, at kung may kwarta pa yan, kwarta. Kung umaakyat ka, magdudual ka pa. Kasi kumakambyo ang buhay, hindi pwedeng ganun ng ganun. At ganun din sa pananalig. Yun po mga simpleng maunawaan na pangyayari at mga halimbawa sa ating buhay ay susi para buksan ang mas mga masalimuot na mga usaping espiritual. So kung simple yung pagkambyo, nakikita mo agad, madaling makita, yan ay may katotohanan din sa spiritual world. Kumakambyo ka rin sa iyong spiritual life. Yung mga madaling makita, dapat yan ay pinto lang para mapasok mo yung mahirap na makita. Therefore, it is important if you're going to grow that you do not be dogmatic. Pinagmamalaki pa ng iba, dogmatic kami. Anong mapapala ng dogmatic? Isinara mo na yung isip mo? Sasalakayin mo ang hindi mo kakampi o sumasalungat sa'yo? Mamasamain mo at didemonizing mo ang may ibang pananalig? So you're advertising the negative and that is that you are not ready to learn. Nalulungkot po ako sa totoo, pagka malayo ang mga nararating kong mga lugar, tapos may nakikita kong isang karatula ng isang kongregasyon, dahil salamat, darating ng Biblia ang lugar na ito, pero yung dumapo sa kanila mga teacher, sobrang mga dogmatic. Habang matuturoan sila tungkol kay Jesus, ang dami rin kakambal na turo tungkol sa mga huwag itong gawin, hindi yan pwedeng gawin, hindi yan pwedeng isuot, hindi yan pwedeng kumipot ng kumipot ang utak at mundo ng dinapuan nila. Kaya kasiyahan ng nadarama ko, pag nakikita kong may mission pala doon yung grupo na yon, buti naman nakarating yung Biblia, pero kalungkutan din dahil ang gagawin nila sa mga bawat nila ma-convert, pakikitirin nila ang isip. Tayo lang ang tama, tayo lang ang totoo, lahat mali. So magiging self-righteous, magiging mga hambog, at magiging separatists from the other members of the body of Christ. Kaya lungkot at saya, sa halip sanang puro saya na lang dahil salamat narating sila. But that, what is good about being dogmatic? Because dogmatism is also characterized by self-righteousness and judgmentalism. At pagka isang tao dogmatic, ibig sabihin, sobra ang pananalig niya sa kanyang pinananaligan at wala na siyang ibang itotolerate na iba pa, they destroy friendships. Kaya kung minsan magkaibigan kayo nung pareho kayong hindi pa nagba-Bible-Bible, tapos napunta ka sa isang grupo, siya napunta sa dogmatic, mamaya hindi mo na yung kaibigan. Hindi ka na niyan papasyalan, hindi ka na niyan babatiin kasi naging dogmatic siya. Dahil ikaw ay compromiser, siya ay pure. Dahil ikaw ay mabuti at siya ay masama. So these dogmatic people not only destroys friendships, they also make enemies. At mahirap kaibigan ang ganito na believer. Sapagkat ang kanilang pakikipagkaibigan ay may kondisyon. Habang agree ka sa kanilang doktrina, magkaibigan kayo, pero pag hindi na, kaaway ka na niya. Mahirap madapuan ng ganitong uri ng sakit, yung dogmatism. How else can you grow spiritually? Pagka ikay dogmatic, hindi ka na makikinig sa iba. Pagbabawalan kang makinig sa radyo, pagbabawalan kang manood ng TV, pagbabawalan kang umaten ng ganong fellowship, merong speaker sa luneta, hindi ka pwedeng umaten, hindi ka pwedeng makisali dahil kayo ay separatist. So, kikipot ka dahil siya na lang ang napapakinggan mo, wala na't yun na lang at yun. O asosasyon nila, mga lima o tatlo sila sa asosasyon. Sila na lang nang sila. At yun na lang nang yun ang katuruan. So, ang mangyayari, liliit ang pananaw. How do you grow spiritually? Go with seekers. Go with thinkers. Because once more, the truth does not need protection. The truth is so powerful that it will always prevail. Luke 2:46-47, ano po ang ginawa ng batang si Jesus? After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. Mga kapatid, wala na yatang hihigit pa
na sobrang nagbibigay ng kasiyahan at bunga sa panahon na ginugugol mo na ang kausap mo ay mga marurunong. Yung higit na marunong sa'yo. Ay, napakasanap ko ang higit na marunong sa'yo ang kayong kausap. Tapos you learn how to listen, katulad ng ginawa ng Panginoon. Listening to them. Asking them questions. Kasi pag ikaw ang nagtatanong at nakikinig, pag nag-uwian kayo, ikaw ang may uwi. Uwi-uwi mo yung sagot, uwi-uwi mo yung nadinig mo. Eh yung nagbigay, yung sumagot, yung nagtalumpati, walang uwi yung kundi malat na lalamunan. Walang nadagdag sa kanya, wala siyang napala. So dapat marunong tayong makinig at marunong tayong magtanong. Hindi yung tanong na nang challenge, hindi yung tanong na gustong gipitin mo lamang yung tinatanong mo, kundi tanong na talagang naghahanap ng kasagutan. At alam mo yung tunay na naghahanap? Pag sinasagot mo na, tahimik siya. Hindi yung nag-iisip na naman ng ibang tanong, at hindi ka patapos, nagtatanong uli, ibig sabihin, nagpapasikat lang yon, nang gugulo lang yon. So nakikinig ang Panginoon doon sa mga senior, yung mga matatandang mga scribes and teachers. At sa verse 47, everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. So natatanong din siya at nakikipagsagutan naman siya, give and take. Isa yan sa pinakamagagandang investment sa buhay, mga kapatid. Yung nakikisalamuha ka at nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap sa mga may alam. Sapagkat ang karunungan ay nakakahawa, tulad din na ang kamangmangan ay nakakahawa. So kung ang gusto mo lang laging kausap ay yung ikaw ang bida dahil ikaw ang pinakamaraming alam, at the end of the day, bababa ang iyong kaalaman dahil walang nadagdag. Matthew 13:36, then he, referring to the Lord, left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, explain to us the parable of the weeds in the field. Ang Panginoon ay mahilig magbigay ng mga matalinghagang turo na hindi naman maiintindihan ng marami. Yung mga nagdudunong-dunungan, ayaw ipahalatang di nila naiintindihan, so uuwi na sila na mukhang marunong, pero ang totoo ay magiging mangmang habang buhay. Pero yung tunay na naghahanap, kinikilala nila ang kamangmangan, sasabila, hindi po namin naiintindihan, pwede bang ipakipaliwanag at ipapaliwanag sa kanila. Those who ask look like fools for a moment, but they become wise forever. Those who don't ask look wise for a moment, but they remain fools for life. Kaya ang gagawin ng Panginoon, dahil ito yung mga masigasig, tuturuan niya. Sapagkat sa pamimili niya at pagsasala ng mga pagbibigyan niya ng mga mahalagang katuruan, kumisa'y nagbibigay siya ng mga talinghaga at tas aalis siya sapagkat yun lang mapagpakumbaba ang susunod-sunod at bubuntot-buntot at magtatanong, ano pong kahulugan? Uupo ngayon siya and with a little group will continue to explain. Sapagkat ginagantimpalaan ang tunay na naghahanap. Ngayon, baliktarin nyo yan. Go with the dogmatic. Go with the opinionated and the self-righteous, the self-congratulating and self-promoting religious people, what will happen is the reverse. Liliit ang inyong isip, liliit ang inyong mundo, tinitiyak ko sa inyo, at mapupuno kayo ng yabang at galit sa kapwa. Yan ang bunga ng dogmatism. Another way to grow spiritually is to find the Master. Kailangan ating matagpuan ang Panginoon. And to find a master, a little M master, meaning a teacher. People who are on a higher plane of consciousness are important people to meet and to exchange ideas with. Nakita niyo po na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo sa bahay ng magkapatid na Mary at Martha. Luke 10:39. Mary sat at the Lord's feet, listening to what He said. Hindi madali para sa isang babaeng tulad ni Maria na maupo sa paanan ni Jesus. Sapagkat noong panahon na yon, sa panahon nila, pag may nagtuturo, mga lalaki lang ang makikinig. At lalo't lalaki yung nagtuturo, mga lalaki ang karamihan ang nakaumpok doon, ang babae, talsik, punta sa kusina, gumawa ng turon. At iyon ang ginawa ni Martha. Yung tama, yung dapat, yung usual, nung magtuturoan na,
pumunta na siya sa kusina. At sapagkat hindi niya maunawa kung bakit ang kanyang kapatid ay nanatili kasama ang mga lalaki, magiging disciple din ba ito? Matuturuan ito? Sabi niya, Lord, hindi ba kayo nababagabag na yung babae niya ninandyan? Sabihin niyo, sumama sa kusina, where we belong. At ano sinabi ng Panginoon? She has chosen the better portion. It will not be taken from her. Ibig sabihin, minabuti ng Panginoon ang babaeng ito. Lumalabas sa kanyang usual role. Lumalabas siya doon sa box ng dapat kalagyan ayon sa kaugalian, sapagkat yun lang ang magpapalaya sa kanyang isip upang lumawak ito at lumaki. So, while Mary was learning at the feet of Jesus, Martha was in the kitchen. Literally and probably spiritually. Hindi natin minamasama na mahilig siyang maglingkod, pero sayang yung pagkakataon kasi hindi naman laging nandyan si Jesus para magturo. Naglabas ka na lang sana ng Bukayo o Skyflex. Huwag ka nang maghanda ng kung ano-ano pa at intindihin mo yung pag-aaral. Pero yan, minabuti ng Panginoon. You have to get out of the box, whatever that box is, if you really like to learn. Maybe your box is your schedule. Maybe your box is finances. Maybe it is household chores or whatever is keeping you. You've got to get out of it if you really like to learn. John 6:68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So kanino ka pa nga naman pupunta? You have to find the master. Or the little M masters who have become teachers also. Acts 2:37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Nakita niyo po, kinilala nila si Peter na isang mangmang na manging isda. Walang theological education, hindi nagpunta sa Bible school. Tinanong siya ng mga tao, ano pong dapat namin gawin? Ibig sabihin, now they were finding a master, a letter M, a small M. Mga tao na higit sa kapwa tao ang alam. Hinahanap din natin sila, tinatanong at pinakikinggan. At mahalaga yung sabi sa Matthew 7:20, by their fruit you will recognize them. Bago naman kayo mag-recognize sa sumunod na sumunod, tingnan niyo muna kung may fruit. At ang pinakamabisang fruit na dapat makita sa isang mangangaral, hindi yung galing magsalita. Hindi rin yung personal na buhay niya, bagamat importante yon, ang tunay na fruit, anong nangyayari sa inyong puso pag natuturuan niya kayo. Yun ang fruit na walang ibang magsasabi sa inyo kung tama ang fruit o hindi. Do we get comforted when we need comfort? And do we get bothered when we have to be bothered? Yun ang talagang godly teacher. Because the Word of God must comfort the afflicted and afflict the comfortable. So anong bunga sa inyong buhay ng katuruan at ng pagtuturo? Doon nyo ngayon malalaman kung tunay nga ba na isinugo sa inyo ng Diyos ang isang mangangaral. Hindi sa talumpati, hindi sa husay, hindi sa itsura. Bagamat nakakatulong yon. Hindi rin sa kanyang personal testimony, bagamat up to a point, importante. Pero ang mahalaga, anong talab sa inyo ng ministry niya? Yun ang bunga na dapat ay hinahanap. At ang pangako naman, Matthew 7, 7-8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. To him who knocks, the door will be opened. Meron akong gustong itanong sa inyo, mga kapatid. Siguradong napakarami nyo nang naidasal sa Diyos. Nahiling, nahingi. Nahingi nyo na ba na magpakilala siya sa inyo? Yung lampas at higit sa Christmas card. Yung lampas at higit sa nakikita natin sa mga bilin. Sa mga magagandang greeting cards. Yung lampas at higit sa itinuturo ng pulpito o ng Sunday school, ng Bible study o ng Bible school. Nahingi nyo na ba sa Diyos na magpakilala sa inyo? Hingin nyo. Sabi, ask and it will be given you. Kadalasan yung tunay na Diyos
Bago natin siya makita, dumadaan ang mata natin sa maraming mga lenses. Lenses ng relihiyon, lenses ng kultura, lenses ng intellect, lenses ng edukasyon, lenses ng kamangmangan, ng ating mga biases, kaya hindi na natin maaninag talaga yung Diyos. Nakita nyo yung Diyos, kung papakinggan nyo ang mga relihiyon, iba-iba ang itsura niya, iba't iba ang kanyang kaanyuan. At kahit mismo sa Kristyanismo, doon na lang tayo sa mga Bible-based evangelical churches, so to speak. Iba't iba pa rin ang madidinig mo na katuruan. Sapagkat kung minsan, ang pagpapakilala ng isang mangangaral tungkol sa Diyos, e ayon sa kanyang hilig. Kaya kung mahilig siya magdasal, puro dasal ang ginagawa ng kongregasyon. Kung mahilig siyang magmisyon, puro misyon. Kung mahilig siya sa praise and worship, puro praise and worship ang ginagawa. Kung mahilig siya sa prophecy, puro prophecy. So huwag din kayong mabilanggo sa hilig ng inyong mangangaral. Dahil kapwa-tao nyo lang yon. Kailangan meron din kayong sariling hilig, may sariling pagpapakilala sa inyo ang Diyos na sinusundan ninyo at hinahabol sangayon man o hindi ang pulpito. Sapagkat ang relasyon natin sa ating may kapal, sa lumikha sa atin, ay personal. Kaya tingnan ninyo, pag napasama kayo sa kongregasyon na mahilig magdasal, puro kayo puyat na puyat, dasala kayo na dasalan, mga magdamag, no? Dahil yun ang hilig ng pastor. Kung ang napahilig naman niya sa charity, puro kayo charity, feeding the poor, puro street children, yun ang inatupag niyo sa buong buhay niyo. Hindi masama yon. Ang sinasabi ko lang, huwag kayong pakulong sa hilig ng inyong mga leaders. Dahil pag humarap naman tayo sa Diyos, personal at isa-isa ang pagharap. Kaya tatanungin ka, anong ginawa mo sa gift na ibinigay ko sa iyo? Hinabol mo ba ang mga ibinigay ko sa iyong mga pangako? Nilandas mo ba ang mga ibinigay ko sa iyong mga daan at doon ka dumaan o sumunod ka na lang ng sumunod kung kani-kanino sa daan nilang gustong puntahan? While the church is a general corporate direction because it is a body, you are not forbidden to pursue a personal growth direction. Hanggang hindi mo ginugulo yung church at hindi ka na pumipigil sa ginagawa ng church in a corporate way, malaya ka na sundan ng Diyos sa iyong personal na buhay. In fact, yan ay hindi mo lang kalayaan, yan ay isa nating tungkulin. Nahanapin ang Diyos at hayaan siyang mabuhay sa ating puso. Kaya ang tanong ko, nagkaroon na ba kayo talaga ng sincere, honest prayer to God and ask Him to reveal Himself to you? Diyos ko, sino po ba talaga kayo? Ano po ba talaga gusto nyo? Baka gusto lang naman ng pastor namin yung nadidinig namin. Yung ba talaga ang gusto nyo? Ito ba talaga ang turo nyo o ito lamang ang statement of faith ng Bible school na pinanggalingan ng aming preacher? Nakakahon po ba kami sa kahon ng iba o talaga bang diretsong itong kagustuhan nyo ang nalalaman namin o nasasala? Kami ba'y minamanipulate ng relihiyon? Kami ba ay minamanipulate at pinapalikos sa kaliwat kanan dahil yun ang mabuti para sa organisasyon o yung ba ang mabuti para sa amin? Kami ba'y mga spare part lamang ng makina ng church na dapat mag-function ang mag-function o end users din kami na minamahal mo? Ano ba talaga kami? Sino ba kayo? Yan ang mga magaganda mga panalangin. Hindi yung bigyan mo po kami ng kotse, matanggap na pa sa trabaho ang aking anak, may magbigay sana ng pera dahil nasira ang aming bubong. Well, all of these are nice, but they are not the big issues of life. Because what is not important 10,000 years from now is not really important. What is not important when you face God is not really important. Anong mahalaga makilala natin siya? Maraming mga tatay hindi nakikilala ng kanilang anak. Malaki sana ang maitutulong ng ina kung ipakikilala ng ina na mabuti ang tatay. Halimbawa, malayo ang mga anak sa tatay, yung nanay nagsasabing, lumapit kayo sa aman nyo, mabait yan. Paangil-angil lang yan, pero hindi yan totoo, hanggang ganun lang yon. Sige, lumapit kayo. Diba? Kasi kung ipinakikilala mong mabuti, makikilala eh. Meron kang isang kapatid na malayo sa ibang kapatid, pero dahil ang nanay mo, magaling siyang magpakilala, hindi ganyan ang kapatid nyo, kasi ganito lang talaga siya, nakikilala mo. Huwag kayong umasa sa pagpapakilala ng Diyos sa inyo ng pulpito. Dahil malay nyo, may limitasyon yun. Kilala ninyo ang Diyos, diretsahan. Sapagkat available siya.
Huwag kayong dumaan kung kani-kanino. Bagamat nakakatulong sa karagdagan natin pagkilala at kaalaman yung dumadaan sa mga nag-aral, naghanda, mga nag-review, pero huwag kayong umasa na lang sa kanila. Kaya ang mga malalaking tao ay may mga press corps, meron silang mga spokesperson, dahil yun ang nakakapagpahugis kung paano sila ipakikilala, kung paano sila ipapresent. Karamihan naman, hindi yun ang totoo, kundi media manipulation lang pala yun. Yun pala ay image lang at hindi reality. So, sino ang Diyos? Gaano kalalim ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Ano ang alam natin tungkol sa Kanya? Liban sa sinasabi sa atin ng mga nagtatalumpati at nangangaral, alam niyo po ang isa sa mga pinakamahalagang paglalakbay ng tao. Siyempre, pag maglalakbay, may pupuntahan. Ang pinakamahalagang paglalakbay, yung makakilala mo ang Diyos. Yung papunta ka sa Kanya, palapit ka ng palapit sa Kanya. Maraming mga hadlang dyan. Kumisan, relihiyon pa yung hadlang. No? Dahil misrepresented. Maraming mga tao nagtatago sa likod ng pangalan ng Diyos para magsamantala sa kapwa. Para manghut-hut sa kapwa. Maraming mga tao nag-a-abuse in the name of God. So, hindi mo makikilala ang Diyos kung aasa ka doon. Kailangan ng sariling pagsisikap. At ang pangako ng Matthew 7:7-8, sino mang nagtatanong ay sasagutin? Sino mang kumakatok ay pagbubuksan? At sino mang naghahanap ay pagbibigyan, pagpapakitaan, tuturuan, pagkakalooban. Kanya-kanyang sikap. Huwag niyong iasa sa iba. Lalo yung personal na pagkakilala sa Diyos. Pero, kung kayo mga ngahas na magtanong at humiling sa Diyos na magpakilala siya, dapat handa kayo to deconstruct your other religious ideas about God when God really reveals Himself to you. Because most of the things that are in our minds were put there by religion. Sometimes well-meaning, sometimes not. Kaya handa ba kayo na makilala talaga ang Diyos? Another way to grow spiritually is to be discreet with special knowledge. Ang Diyos naman kasi, kung handa ka, tinuturuan ka, kung open ang iyong mind, dahil open, may papasok na karunungan. Pero hindi lahat ng karunungan na ito ay para sa bala na, para sa kahit kanino na lang. Because there's really uncommon and sometimes hidden knowledge. Marami, maging si Jesus, marami siyang misteryo. Habang sinabi niya, pag mananalangin kayo, iksian nyo, di ba? Pero bakit minsan magdamag siyang nananalangin? Tapos sinabi niya, pag mananalangin kayo, magkulong kayo sa kwarto nyo. So ini-encourage niya yung personal na pakikipagniig sa Diyos. Ano kaya mga ipinanalangin niya, yung magdamag? Ano kaya yon? Hindi natin alam. Pero subukan yung manalangin ng ganon. Walang agenda, walang hinihiling, walang hinihingi. Nakikinig lang kayo sa tinig ng Diyos. You will have a glimpse. You will have a clue as to what it means to really pray in spirit and to pray alone. While it is good to pray with your fellow believers, but it must never replace personal prayer. At yung personal prayer na hindi lang binasa nyo sa inyong devotional guide, na 1 minute with God every day, parang gano'n na lang. Pati babasahin nyo, nakalagay doon. Yung isusulat nyo, nakalagay doon. Yung conclusion, nakalagay na rin doon. Anong napalan nyo? Diba? Para lang tayong elepanteng tumuntong sa bola. Para hindi mo nung kailangan ng utak mo para gawin yun eh. Kailangan mo lang nasanay ka, tinrain. Pero yung mananalangin ng walang agenda, so that it is the agenda of God that will prevail, that is an experience. Yung panalangin na walang performance dahil nag-iisa ka lang, hindi mo kailangan habaan kung hindi na kailangan, hindi mo kailangan iksian kung kailangan iksian, dahil wala ka naman pinangingimi ang tao. So kadalasan nga, mahirap pa yung may kasama kang nananalangin. Dahil kailangan maintindihan pa nila, Diyos ko, ang aking pong nanay nasa ospital, ooperahan po siya bukas, kailangan po niya ng dugo. Gusto mong tapikit? Teka nga, bakit mo sinasabi yan sa Diyos? Di ba alam ng Diyos yan? Oo nga alam ng Diyos, pero hindi alam ng mga kapatiran. Pwes sabihin mo na sa kanila bago ka manalangin para alam nila yung background. Dahil sino ba talaga kausap mo? Ang kapatiran o ang Diyos? Nakakalito ka.
Kaya yung public prayer, marami yan pitfalls, maraming danger, because sometimes it becomes performance. At may mga mananalangin pa, pag manalangin, oh, Amang Diyos, bakit naiiba yung boses pag mananalangin? Lingin mo nga, may mga panalangin. Bakit drama itong nagdadasal na ito? Hindi naman talaga ganun magdasal. So, arte. So, kung gusto niyo maging totoong-totoo, mga kapatid, manalangin kayo mag-isa. Sapagkat yung totoong-totoo sa atin, ang nakalulugod sa Diyos. Develop a very personal prayer life and be discreet if you have special knowledge. Kung may ipinahihiwatig sa inyo ang Diyos, huwag niyo lagi na lamang ipinapabalabalandra sa buong mundo para na lang masabi kayong special. Kasi sabi nga niya, do not give to dogs what is holy. May mga bagay na hindi inuungkat. Kahit sa pamilya natin, yung ginawa ng isang member, hindi naman natin laging inuungkat sa iba. Some things are too sacred to mention. And our relationship with God has a lot of sacred elements. Sabi sa Matthew 7:6, do not give dogs what is sacred. Pagka meron kayong bagong kaalaman, isang bagong ideya, isang bagong pananaw, hindi nyo agad-agad yan na ina-advertise, hindi nyo agad-agad na pinalapalulun sa iba. Kasi hindi sila handa. It takes a spiritual preparedness for spiritual things. Therefore, do not quarrel about doctrines. Wala pang nagdebate tungkol sa doktrina ang nagkasundo. Wala pang nagdebate at nag-away tungkol sa mga katuruan ang may isang, ay, oo nga, tama ka sister, mali ako. Wala pa nagganon. Kasi ito yung may debate, ang gusto ng magkabilang panig yung manalo. Therefore, kahit may punto ka at masarap paniwalaan, i-ignore nila yon dahil pag naniwala sila sa'yo, panalo ka. So, walang nararating ang quarrels. Kung may pananalig kayo at hindi ganun ang pananalig na inyong kapwa, manahimik kayo. Sapagkat kahit anong pagpilit mo, tatanggihan din niya yan dahil gusto ka niya i-convert tulad ng gusto mo siya i-convert. Walang mararating. Sapagkat kung gusto nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang ipinagkaloob sa iyo, mahirap ba sa Diyos na gawin yun? Kailangan ba ng Diyos ng iyong tulong para gawin yun? Sapagkat kung sa iyo'y lumaglag ang kaalaman, dumating ang enlightenment, bakit hindi ibigay din sa kanya? So habang hindi dumadating sa kanya, manahimik ka. Dahil kahit anong gawitin mong lengguwahe at pilit, hindi niya madedecode ang iyong message dahil nasa iba siyang level of consciousness. Parang AM at FM radio station na nag-uusap, hindi pwede magkaiba ang frequency. So, knowledge about spiritual things is also indicative of spiritual condition. And unless that spiritual condition is met, no amount of knowledgeable explanation will help. 1 Timothy 1, 3-4, as I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer, nor to devote themselves to myths and endless genealogies. These promote controversies rather than God's work, which is by faith. Kahit sa isa pong kongregasyon, isang church, kumisan iba-iba pananaw ng mga tao about the same thing. Iba ang pananaw mo tungkol sa Lord's Supper, iba ang pananaw mo tungkol sa baptism, iba ang pananaw mo tungkol dito, iba. Kung may 10 tao, siguro 10 or 8 pananaw yan. Kaya may leader. Ano ba ibig sabihin ng leader? I am going there, those who like to go there, follow me. And if you agree with your leader, mga 70% to 80%, manahimik ka na doon sa 80 at huwag mo nang guluhin ang mundo doon sa 20 na hindi kasangayon. Kasi kapwa mo, meron ding 20 hindi sangayon, may 15 na hindi sangayon, so guguluhin nyo ang buo nyong kongregasyon. Ngayon, kung talagang yan ay mahalaga at ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, mahirap bang ipagkaloob din sa iba? Ang mahalaga sa isang organisasyon may unity. And I say, if you agree 75% to 80%, malaki na yon. Huwag niyong asahan na mag-agree kayo 100%. Si Paul at si Peter nga nagbabangayan tungkol lamang sa circumcision. No? Nagkakagulo-gulo yung mga Christian leaders kahit nung unang panahon. Nagtatalo-talo yung mga disciples kung sino uupo sa kaliwa at sa kanan ni Jesus. So huwag niyong asahan mag-agree tayo lahat sa lahat ng bagay. Hindi mangyayari yon. Ang mahalaga, generally speaking, are we agreed on the general direction of the spiritual journey we like to take together? Then we protect our unity from all of these issues so that we will continue to move forward. It is important.
Walang mag-asawang agree on everything. Sa tabang at asim ng sinigang, hindi sila nag-a-agree. Siyempre, ang nakakapangyari, nagluluto. Huh? Agree na lang na agree kumakain, pero hindi kumisan siya agree doon. Hindi nangyayari yun, so huwag niyong isipin na mangyayari yun. Kaya sa mga bagay na pwede namang isang ayon na lang natin o itahimik, manahimik. Because in a church, in a spiritual body, unity is paramount. At yan ang gusto laging i-attack ni Satan pagkagugakuluhin kayo sa mga maliliit na bagay. Siyempre, doon sa naniniwala sa maliliit na bagay, sa kanya malaki yun. No? Kaya nga, willing siyang makipagpatayan dahil malaki yun eh. No? Meron bang libedura ang harina sa Lord's Supper o wala? Ano ba talagang ikli at haba ng buhok ng babae? Magpapantalon ba't hindi? Ako, nagkakagulo ang sinukob sa mga issue na yan. No? Isa natin sigurong dapat tingnan, pag hindi ginawang issue ni Jesus, hindi issue yan. No? At ano bang tunay na issue kay Jesus? Kababaang loob, kabutihang loob, pagtulong sa mga kawawa, yun ang tunay niyang issue. Sabi niya, yan ang dakilang pananalig. Hindi ko ano ng mga doktrina na inimbento ng mga sumunod sa kanya, mga disipulong bangayan ng bangayan. Ano ba talaga ang turo ni Jesus? Anong minalaki niya, malakihin natin. Anong di niya pinansin, hindi siguro din dapat pinagpapapansin. So, do not quarrel about doctrines. When you have disagreement, you say, oh well, iba-iba tayo ng spiritual angle and spiritual level at this time, so let's put it in the freezer. Huwag niyo naman sasabihin, magkaiba tayo ng level, mataas ako, bababa ka, dahil away na naman yun. Basta magkaiba tayo ng pananaw ngayon, importante ay tanggapin ang isa't isa. How else can we grow? Meditate. Sabi sa Psalm, on your law I meditate day and night. Hindi sapat na nakinig kasi listening yon. Hindi sapat na nagbasa, reading yon. Iba yung meditation. Nananahimik lang tayo at hinahayaan nating akayin tayo ng Espiritu ng Diyos kung saan tayo gustong dalin sa ating pag-iisip. Ihayag ang gusto niyang ihayag, ipaliwanag ang gusto niyang ipaliwanag. Siya ang nasusunod sa meditation, hindi tayo. Sa reading, yung mata natin, kung sa mudali, yun ang binabasa. Sa listening, kung kanino mo ito ang tenga mo. So, sa meditation, you let the Spirit of God lead you. Kaya napakahalaga po sa spiritual growth yung meditation. Dahil dyan ibinubunyag yung mga hindi natin sukat akalaing maintindihan pala natin, hayaan natin ang Spirito ng Diyos. Psalm 119:27. Let me understand the teaching of your precepts, then I will meditate on your wonders. Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still, be quiet, and let God speak to you. Kinausap niya yung mga propeta nung araw, isinulat, binabasa natin ngayon. Pwede ka rin kausapin ngayon, nang hindi nakasulat dyan, kausapin ka. Kaya lang, huwag mong gagawing doktrina para sa lahat yung sinabi sa'yo. Kasi sa'yo lang yung sinabi. Hindi kinausap ako ng Diyos, ang sabi, pautangin mo ako. Aba? Ba't ako nasangkot sa usapan nyo ng Diyos? Kung papautangin kita, dapat ako kinausap na pautangin mo si ganon. Eh, ikaw palang kinausap, ba't mo ko isasali dyan? So, ang mga personal na revelation ng Diyos, nagre-reveal pa rin ng Diyos, hindi naman siya nagbabago eh. Pero hindi mo dapat gawing doktrina para sa lahat. Yun ang panganib. Yung personal na sa'yo, gagawin mong doktrine. Sa'yo lang yun. I-apply mo lang yun personally. But don't force others to get into that situation. Psalm 63:6. On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. So may first watch, second watch, third watch, fourth watch. Kasi hinati nila ang gabi into 3 hours. So 3 times 4, yun yung 12 hours of the night. Kaya may mga fourth watch, ibig sabihin yung mag-uumaga na, ayan na, tapos ang paghihintay. So marami mga watches of the night. So sabi niya, I think of you through the watches of the night. Yung talagang iniisip mo ang Diyos, nakikipagniig ka sa Kanya, wala nang hihigit pa na purong-purong kasiyahan kaysa sa pakikipagniig sa Diyos. At yun ang dapat nating hindi nababaliwala. It's different to attend church, it's different to go to a Bible study, it's different to praise and worship, and it's different to meditate. Kasama dapat yan sa ating buhay spiritual. And finally, among the few that we like to talk about today and how to grow spiritually
Live out new knowledge. Ipamuhay ang nalalaman. Incarnate new understanding. Because it is in the mind, it must find its realization in the physical world. So you have to do what you know. You are what you know. What you know must become what you are. Operationalize new realizations. Meron ka palang naiuntindihan, naunawaan, paano mo gagawing totoo ito sa iyong buhay? Practice spirituality. Because then and only then can it be shared with others, not through the mind, but through your practice and example. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. And when you operationalize your understanding, this will open new doors for more understanding and more enlightenment. Pag yung naabot ng ating isip, ipinamuhay natin, humahanda tayong umabot sa iba pa na mas mataas. Sapagkat kung may naiisip ka, hindi mo naman sinusunod at ginagawa, hanggang doon ka na lang. Pag ginawa mo yon, tsaka ka tumaas para maabot mo uli ang ibang isipin. At pag ginawa mo na naman yon, tataas ka ng tataas. And that is how you change from glory to glory. Many of us do not grow spiritually because we do not practice what we know. Alam natin, pero hindi natin ginagawa. Alam mong dapat ka magpakumbaba, hindi mo naman ginagawa. Alam mong dapat ka makipagkasundo sa nakikipagkagalit sa'yo, hindi mo naman ginagawa. So hindi ka nalalampas sa alam na yon. Kasi pag yung alam mo, ginawa mo, tataas ang iyong kalagayan. May iba ka pang malalaman uli na pag ginawa mo, tataas uli ang iyong kalagayan. Sa pagsunod sa kaalaman, dun tumataas ang ating level ng spirituality. It is in obedience. That's why the Bible places a lot of premium on obedience. Not on what you know, but on what you do with your daily life. At totoo naman, marami tayong mga alam, hindi naman natin ginagawa. Pag hindi mo ginawa yon, walang bago kang malalaman. Gawin mo muna yon para may bago kang malaman. At pag sinunod mo na naman yon, may bago ka uling malalaman because life is about changing from glory to glory. So do not strive for just religious knowledge. Do not strive for just doctrinal mastery. Strive for spiritual growth, which means godliness, which means God-likeness. Ang tunay na paglagong espiritual ay ang pagbabalik sa wangis ng Diyos na nasira dahil sa kasalanan. Ang tunay na espiritual na tao ay hindi nakukuha sa dami ng alam at sa galing makipagtalo. Ito'y kababanaagan siya ng wangis ng Diyos. True spirituality is not about religious knowledge. It is about being more and more like the essence of God. Because our spirituality is supposed to transport us back to the image that was lost in the Garden of Eden. Therefore, true spiritual growth is to become more and more like God. Kaya hindi pwede ang mga mahilig makipagtalo at makipag-away dahil hindi trabaho ng Diyos yung ganyang mga bagay. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Transformation is what is important, not information, not knowledge. Transformation. Being what you know. Doing what you preach. Being the truth, not just knowing the truth. Incarnating an idea into real life, into physical life. And of course, this growth leads to love and to loving kindness. And it grows to peace and serenity. Ano ang ending ng spiritual growth? God-likeness, love, peace, serenity. Kung hindi tayo doon nagwawakas, ibig sabihin hindi tayo nag-grow spiritually. Maybe we only become better informed, more knowledgeable, but not really more spiritual. Ang wakas niyan, peace. Hindi ka nabubuhay sa takot, hindi ka nananakot, hindi ka nakikipagbangayan, payapa ang iyong loob. Meanwhile, misguided religious knowledge usually leads to confusion, to power play, to self-righteousness, and to trouble. Sabi sa 1 Corinthians 1:12, what I mean is this, one of you says, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another, I follow Christ. Sabi, hindi yan ang tunay na spiritual journey. Competition ang tawag dyan.
1 Corinthians 3, 4, for one says, when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? Unawain natin ito. Pag hiwa-hiwalay kayo, watak-watak, at nagko-competition, di ba tao lang kayo? So ano palang ina-expect sa atin? Lumampas sa pagiging tao lamang. Bumalik sa wangis ng Diyos. Mahigitan ang pagiging tao lamang. Transcend being just mere men or women. Grow beyond religious issues. Fly above the clouds. Grow. And for this to happen, you have to be ready for different perspectives, for metamorphosis. But it will end in peace. Kasi ganun lang yun. Merong antithesis, merong antithesis, nagbabangayan, pero sandali lang yun, then magkakaroon kang synthesis. You will have wholeness and you will have peace. How much do we know God? How spiritual are we? Hindi tinatanong how religious. How spiritual? How much do we reflect God in our being? Aming Diyos, salamat sa mga paalala nyo. Salamat po na maaari kaming magbulay-bulay at ilagay ang aming sarili sa isang lugar na maaari kami magsukat kahit paano at nang malaman namin kung kami ay espiritual o relihiyoso lamang. Ituro nyo sa amin, Panginoon, ang mga dapat namin gawin. Gustong-gusto namin kayong makilala. Turuan nyo kami maging bukas ang isip. Turuan nyo kami, Panginoong, makinig. Turuan nyo kami magsala ng mga mali. Teach us right from wrong so we can be more and more like you. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng tahimik na pananalangin at siyasatin ninyo sa inyong puso kung ano ba ang spiritualidad natin. Saan ba tayo nakatayo? At kung meron tayong naunawaan, ipinaunawa ng Espiritu ng Diyos, hilingin natin sa Kanya na tuloy-tuluyan niya tayong turuan. Kung may nakita nating maling hakbang, maybe a weakness or a mistake, backtrack and ask God to lead us. Mahalaga mag-grow. Hindi lang mahalagang umuupo, nakikinig, tumatayo, pumapalakpak. It's important to be more and more like God. Manalangin tayo quietly as the Spirit of God leads us.